Hi po, I'm Neri Miranda. At ngayon, may babasahin ako na isa sa mga DMs sa social media accounts ko. Sabi niya, Miss Neri, is cheating not supposed to be included in the ups and downs of a relationship? I've always believed na cheaters will always be cheaters kasi based on experience na din. Am I wrong po ba? Ay naniniwala na lahat po tayo ay may capabilities na mag-cheat. Pero mas naniniwala po ako na mas kaya nating magbago. At mas maganda pa na mas kaya nating pigilan yung mga temptations. Kung ako, kasi hindi ako cheater. Never pa ako nag-cheat sa isang relationship o sa mga naging karelasyon ko. Ang maibibigay ko lang na closest story, yung kami ni Chito. Paano ba? Well, anyway, si Chito kasi, nung boyfriend-girlfriend kami, may mga kausap siya sa phone, may ka-text, ang dami, hindi lang isa, super dami. Siguro, I don't know, hindi mo mabibilang sa kamay mo sa sobrang daming kaladian niya sa phone. And hinayaan ko lang. Kung tatanungin niyo ba ako, okay ako sa ginagawa niya? Of course not. Nasasaktan ba ako? Of course. Hindi naman ako ba to. Pero hindi lang ako nagre-react na or sinasabihan ko siya na huwag mong gawin yan kasi ako yung girlfriend mo or you should respect me or mga ganong monologue or hindi naman monologue, dialogue pala kasi dalawa kami. No, walang nangyaring ganon. Hinayaan ko lang siya, nagtimpi ako. And never din akong never ko kinonfront yung mga girls. Never call, never text or anything. Even nga, minsan nakikita ko, pinupuntan si Chito, tapos naaabutan ko pa doon. Magagawin ko lang talaga, hi, I'm Neri, haabot ko yung kamay ko. Ganon, mag-handshake talaga. Hindi ako yung mag-eskandalo na, anong ginagawa niya or whatsoever, mga ganyan. No, kailangan mo ipakita yung mga reasons kung bakit ikaw ang mahal ng asawa mo o ng boyfriend. So sila yung, instead of ikaw yung ma-feel, di ba usually yung mga ano, sila pa yung may ganang mag-eskandalo or, I don't know, it depends. Usually yung mga, it's ano ba, kailangan ko maging careful. Baka tayo ay ma-bash. Pero, well, regardless kung ma-bash ako, hindi. This is our, this is my experience, my own experience with Chito and with those girls. So, minsan sila pa yung, yung matapang, yung ganyan. So, ako hindi, hi, show them kindness, show them yung reasons kung bakit ikaw yung mahal. So, yun, never ako nag-ganon. Tapos, paano ba nagbago si Chito? Siguro nang 28 years old ako nun, mag-ano na kami. Kasi tagal namin nag-date eh. Parang nag-date kami since nung 25 na mag-to 26 years old ako. So, ganon katagal yung ano namin. Ay, ganon, dun kami nag-start nag-date. So, yun, sobrang tagal na. And, nung magta-28 na ako, sabi ko, teka lang, ganun yung lifestyle niya, and may siya sa girls, ganyan. And, sabi ko na lang sa kanya, it's better na maghiwalay na tayo na may respeto at may pagmamahal pa. Because, kung hahayaan natin ng ganito, diba, para sa akin, alam ko kasing gusto ko. Ang gusto ko kasi ay magkaroon ako ng asawa na akin lang at magkaroon ako ng anak at sarili ng bahay. Yung ganun lang kasimple. Pero kung nakikita ko kasi kay Chito na hindi
pa siya doon, sabi ko, better na maghiwalay kami, nang okay pa kami, na may natitira pang respeto at pagmamahal, para at least hindi, alam mo, lang bitterness, parang ganun. Then eventually, siya na nagsabi na ano, well, mababasa niyo naman yun sa mga blogs ko, kung ano yung nangyari. Tapos, sabi ko lang sa kanya, yun, hiwalay kami. Tapos, siya na nagsabi na nag-vow siya kay God na gusto niya ako talaga makasama niya sa hapong buhay. Pero, syempre, this is my, point of view. No? Ako to eh. So, mas maganda siguro kung tatawagin ko yung asawa ko. So, tingin mo tawagin natin si Chico. Para makasagot siya sa point of view ng isang naging cheater. Para at least alam nyo rin kung ano yung mga na-realize niya sa buhay. Tawagin ko lang siya. Hello! Ano po yun? So, kailangan namin malaman sa point of view ng isang cheater. yun. Isang cheater? Oo. Okay. First of all, tanong ko lang, ito lang ha. Gusto ko lang malaman ha. Hindi pa ako nagsisimula. Hindi. Gusto ko lang kasi may mga girls at ako sabihin to sa mga partners. Sorry, kagigising ko lang. Ginising ako para dito eh. Bakit? Okay, ito muna yun ha. Ang pagiging malandi, tingin ko likas yan sa isang lalaki. Meron di babae. Oo, napapakute lang. Oo, kahit sa babae. Mm-hmm. Na they love the fact that they are attractive or it's an ego boost, yung pagiging malandi. Let's see, kung parang may kakagat ba, parang gano'n. Okay, it's mm-hmm. normal. It's a norm. I think human nature yan. Even with girls, na kung nakikita ka na, may nakita ka na attractive na lalaki, sabay, nakita mo na medyo, pinapansin ka, medyo, ano ka ng konti. Pero, that's kalandian lang. Pero it's not cheating. You know, alam mo kung saan nagsistart yung cheating? At dito nagsistart yung cheating. Once you start hiding and doing stuff behind her back, na medyo, alam mo na, if she finds out, it will paano ako alam ko? Eh kasi ako, may abang ako eh. Never ko tinago sa'yo eh. Sa harap mo, sasagutin ko yung... Oo ha, so pero it's not part of cheating ba yun? Once, kasi ang, as I said, normal lang yung pakyut. Okay? Mm-hmm. Pero, once it becomes, not naman deciding, once it becomes harmful, na, or foul, or alam ko na nagagalit ka, kasi minsan, normal yung, baby, tinamay mo ba? Ganda. Okay, even ako, sabi ko, ang ganda yung babae. Pero pagka alam ko na nasasaktan ka, still I do it, it becomes toxic for the relationship. So that's mali. Uh-oh. Pero it's still not cheating. Pag, sandali, okay. Pagka, alam mo. Kasi, it's just, wait. Okay. Kasi, sige. Cheating is deception. The word cheating, it means deception. So, pag malakas yung loob ko na nang lalandi ako sa harap mo, it's not cheating because it means kupa lang talaga ako. Gets mo? Masama lang yung ugali ko na even in front of my so, parang wife, asshole ka. Asshole lang. Being an asshole is also toxic. Kasi it hurts you. It kills you slowly. Okay, that's one thing. Another, magkaiba yan sa cheat. Ang cheating ngayon is you being an asshole tapos may deception pa. Which is more harmful. Why? Because it destroys trust. Diba? So, pagka wala naman nasisirang trust, pero kupa lang ako, meaning I do stuff in front of you na dapat hindi ginagawa sa isang healthy relationship, that's just being an asshole. And you, pag pumapayag ka, you're just being a martyr. Okay, gets? Tama. Kasi walang deception. Pero toxic pa rin. So, wala kang sinisirang trust, bakit ginagawa ko sa harap mo eh? So, pero may mga ano ka rin. May lusot-lusot ka rin. Yun nga, so meron din cheating. Yung mga fact na may mga tinatago ako sa before. Like, dadaan ako bago mo, dadaan ako sa bahay na ibang girls. And, it becomes cheating because it's tarago. So these are the signs ha, ng pagiging cheater. Wala akong tiwala bigay sa iyo yung phone. Kasi baka may password. Saka okay. Bago ibigay yung phone, may kaya natin check. Oo. Yan yung mga... Saka lagi na sa banyo, hawak yung phone. Ang minsan naman, masarap na talaga mag-cellphone sa banyo. Hindi ibig sabihin yung para lagi na sa banyo. Yung fact na may tinatago, yun yung cheating. Okay, so there are two different things yan, but both are toxic. Okay? Ano pa yung mga signs na nag-cheat yung
boyfriend or girlfriend or so? Well, actually, ang mahirap din mabigay na signs kasi sometimes wala naman, pero napaparinig ka, which is also wrong. So, tama yung sinasabi ko na, huwag ka mag-scandalo, huwag ka mag-show ng any violent reactions kasi mas lalo na kung hindi ka sigurado. Kasi, paano ko sigurado? Tama pa rin yung point mo.